Ngayon po, gusto mong tawagin. Let's give praise po sa works ng God sa kanyang buhay. So, Brother Kenneth Masangkay. I am just here to share kung ano yung natutunan at naunawaan ko sa salita ng Panginoon. And bago po tayo magsimula, pwede po ba tayong lahat ay tumayo? Tayo pong lahat ay manalangin. Hallelujah. Hallelujah, Jesus, Lord. Maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito na pinagkaloob mo. Truly that you are a great God, that you are a good, good, good God. Hallelujah. I know that you are here to minister to us, oh God. That you are here to free us, to heal us, to save us, oh God. And I know that lahat ng ginagawa namin, Panginoon, na pagpapagal, Panginoon, lahat ng gawain ito, Panginoon, na hindi mapupunta sa wala, Panginoon. And anuman, Panginoon, yung kaguluhan, Panginoon, ay nire-rebuke na namin ito, Panginoon, sa pangalan mo, in Jesus' name. In Jesus' name, oh God. We trust in you, oh God. We praise your name. Lord, bigyan mo ang kaunawaan, Panginoon, ng bawat isa na maunawaan ng bawat isa kung ano, Panginoon, ang tunay na mahalaga at ang higit na mahalaga, oh God. We praise you, Lord. We glorify your name. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen! Hallelujah! Hallelujah! Pwede na po tayong lahat ay magsiupo. Grabe ang pag-ibig at presensya ng ating Panginoon. Pwede bang sabihin mo sa katabi mo, nagagalak ako na nadito ka? Yan. Nagagalak ko ba kaya na nakikita niyo nasa tabi niyo? Ako din, pag nakikita ko yung mga kodari, nandiyan ako nakaabang ako tapos makikita ko yung mga, yung sino, Brother Rodney. Wow, I'm so much blessed. Di ba? Pag nakikita mo yung mga kapatid mo sa ano, nagagalak ka, di ba? Now, when you are coming together, worshiping God. Di ba, ginagawa niyo yung pinakamahalagang dapat ginagawa ng mga Kristiyano, di ba, may kagalakan. Ngayon po, bago po ako magsimula sa aking turo, gusto ko pong mag-isip po kayo ng tatlong bagay na mahalaga sa inyo. Kasi may kinalaman po ito sa aking ibabahagi ngayon. Tatlong bagay na mahalaga sa inyo. Ngayon, so ngayon po, isipin nyo. Lahat po, bawat isa, mag-isip po kayo ng tatlong mahalagang bagay sa inyo. Amen. Tatlo. Pera. Joke lang po. Pero yung tatlo nyo, yung tinakang three na feeling nyo yung talaga yung pinaka-importante sa inyo. Amen. Ngayong araw na pong ito, gusto ko pong ituro sa inyo, gusto ko pong i-share sa inyo ang one thing is needed. Sa ibang version po ay, one thing is important. One thing is necessary. Sa Tagalog ay, isang, nag-iisang mahalaga. Ngayon, gusto ko pong ituro sa inyo kung ano nga bang pinakamahalaga. Amen. Gusto niyo po bang malaman yon? Amen. Amen. Ayun po, lagi nating naririnig na ang pagiging Kristiyano ay, di ba laging sinasabi, ang pagiging Kristiyano ay hindi religion. Ito ay relationship. Di ba? Paulit-ulit natin yung naririnig na ang pagiging Kristiyano ay hindi ito religion. Hindi namin binabahagi ang religion namin sa inyo. Sige, may religion kayong inyo. But I want every one of us to have a relationship with God. Amen. And in following Jesus, alam niyo po, na when, nung unang-una po ako nakakilala sa Panginoon, gusto ko pong ibahagi sa inyo. Naalala ko noon, nung unang-unang pesa kong nakapunta dito, kaya lang po ako na-invite dito kasi may pagkain. Siya, totoo po yun, totoo. Kaya walang, kaya yung mga feeding program, mag-engage tayo dyan kasi dyan magagamit ang Panginoon. Sinabi po sa akin, sumimba ka at ikay pakakainin ko. Sabi, ay no na po, hindi sinabi ko yung saan ako pakakainin. Kaya sabi ko, ay hindi ako pupunta. Nung sinabi ko, ay maglalaba pa ako tsaka ako may pupuntahan pa. Ay sabi, sa McDo. Sabi ko, ay, wala na wala kaming labada. Pupunta na wala ako. Pero yun yung ginagamit ng Panginoon. Alam niyo po, sa lahat ng kaparaanan, kaya ko yung abutin ng Panginoon. Amen. Even in your lowest time, kahit sa pinakatuktok mo, kaya kang gamitin ng Panginoon para abutin ka. Ganyan yung pag-ibig ng Lord. Lagi kang laging gumagawa at humahanap ang Panginoon para tayo hanapin, para tayo kunin, at para tayo abutin. Alam niyo po, ganon, nagsimula po ako sa youth fellowship din. Kaya yung mga kabataan nating na natin ng youth fellowship, lagi yung sinasabi ko na this is not an accident. Ngayon po, when I began na makakilala sa Panginoon, naalala ko noong unang beses akong tumayo dito para mag-testimony, lagi na youth fellowship din noon, and nakita ko na araw na ito. Ano po? Ang gusto kong sabihin sa inyo ay ipagamit yung buhay niyo po sa Panginoon. Ayun po, lalong dati ako, kala ko ang pinakamasaya yung nakikita natin sa mundo. Masaya-saya, enjoy-enjoy, swimming-swimming, bakasyon. Pero alam niyo po, nung nagsimula po ako magpagamit sa Panginoon at makilala yung relationship talaga sa Lord, dun ako nagkaroon ng tunay na kagalakan sa mundo. Na tunay na kagalakan.
na, di ba meron yung mga kagala ka na, kapag nasa labas ka na, tapos na yung sayahan, tapos na yung party, pagka uwi mo, may kulang eh. May kulang sa puso mo. Pero alam niyo po, pagka nagagamit ako sa ministeryo ng Panginoon, laging may kagalakan, kahit ako'y umuwi, I have a joy in my heart. And I want everyone na makaranas ng ganong klase ng joy. Ngayon po, babunta po tayo dun sa unang slide po natin. Kung familiar po kayo dito, ito po ay kwento ni Marta at ni Maria. Pinaka-favorite po yung verse ni, pinaka-favorite pong kwento ni Yubi yan. He's very familiar with that verse. Basahin po natin sabay-sabay po tayo. Nangyari, 1, 2, 3. Nangyari na. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ayun po, ang story na to na nagpapakita na may dalawang tao sa isang lugar. It can be a church, sa bahay, and the presence of God is there. Nandun ang Panginoon. Naniniwala po ba kayo na nandito ang Panginoon? Amen. Si Martha, sa kabilang ano ay, busy-busy siya. Pagluluto ako. Hindi naman nag-request si Jesus na ipagluto siya. Pero hindi, luluto ako. Si Maria naman, nandun siya sa presence ng Lord. He is spending time with God. Tapos ngayon, dahil si Martha ay gawa ng gawa ng mga bagay na hindi naman pinapagawa ng Panginoon, napagod siya, medyo naiinis siya. May ganun kasi yung mga minsan gawa ng gawa, tapos ay ngawa ng ngawa. Yan, may ganun si Martha, sabi ni Martha, hindi, wala ba kayong pakisamin? Ako, trabaho ako ng trabaho dito. Tapos si Maria, nakahiga lang doon. Alam mo yung sinabi ng Panginoon? Ito yung title natin, ha? Yan, one thing is needed. Sinabi, nakita ni Maria ang higit na mahalaga. Ngayong araw na ito, gusto ko pong bahagi sa inyo kung ano ba ang pinakamahalaga. One thing is needed. Ano ba yung pinakamahalaga? Mahalaga ba yung mga... Di ba may pinangalan ako sa inyong tatlo doon? Is that the most important, really? Yun ba talaga yung pinakamahalaga? And sinabi doon ng Panginoon kay Martha, nakita ni Maria ang higit na mahalaga at hindi ko yun ipagkakait sa kanya. The same way na makita natin kung ano ba yung pinakamahalaga. It is to spend time with Jesus. Alam niyo po, marami sa atin nagkakaroon ng hesitancy o ng duda o nag-hesitate na lumapit sa Panginoon. Unang-una, dahil dito sa example nito, busy sa lahat ng bagay-bagay sa mundo. Busy kahit sa ministry, it can be the ministry. Na gawa ko ng gawa, trabaho ko ng trabaho, nakakalimutan na natin kung ano ba yung pinakamahalaga. Which is to spend time with Jesus. Pangalawa po, yung kasalanan. Alam niyo po, danas ko to before. Naranasan ko to na nahihiya akong lumapit sa Panginoon. Kasi feeling ko sa sarili ko, dubi ko naman Lord, hindi ako lalapit sa iyo. Lord, ako ay meron akong guilt and I have a shame in my heart. Pero the Lord told me na hindi mo kailangan tanggalin yung kasalanan dahil tinanggal ko na yan sa iyo. Amen. And alam niyo po, hindi ako dito mag-share na dapat maging mabait ka, maging ano ka. The only way to remove the sin is to host the Spirit. Amen. Naririnig po ba ako ng bawat isa? The only thing that we need to remove the sin, to get rid of the sin, is to host the Spirit. To host the Spirit. Amen. Hindi ko sasabihin sa inyo na, baguhin mo itong ganito mong ugali, wag ganito. Hindi. Host the Spirit. Ask the Spirit to always guide you. Kasi alam niyo po, ito yung sasabihin ko, ang tubig alat at ang tubig tabang ay hindi nagsasama. The same way na kung ikaw ay napapanahanan ng banal na Espiritu and you are always filled with the Holy Spirit and always aware na yung presence niya nakasama mo sa lahat ng ginagawa mo, hindi pwede magsama yung dalawang yan.
Hindi pwedeng pwede sa isang Kristiyano na siya ay spirit-filled at nabubuhay sa kasalanan. I'm not asking you to get rid of the sin. I am asking you to host the Spirit. I am asking you to desire the Holy Spirit. Ngayon, meron po akong gustong basahin verse sa inyo. Susunod na verse po natin. So, 1 Corinthians 3:11-15 sabi, For no one can lay any foundation other than the one already laid, which is Jesus Christ. We all know that. Na bawat Kristiyano, ang pundasyon ng bawat Kristiyano ay sino? Jesus Christ. Pero sinabi dito, if anyone builds on this foundation using gold, silver, precious stone, wood, hay, and straw. May dalawang grupo dyan. Ang unang grupo ay yung, sige, pabalik muna natin. Yan. Sabi doon, gold, silver, and precious stone. Sabihin niya nga, gold, silver, precious stone. Amen. Yung pangalawa naman po ay yung wood, hay, and straw. Kayo po? Okay, babalikan po natin. Sumunod po sa sunod na verse. Sa verse 13 sinabi, their work will be shown for what it is because the day will bring it to light. It will be revealed with fire and the fire will test and quality of each person's work. If what has been built survive, the builder will receive a reward. Ngayon po, we all know that we build our life on Jesus. Di ba sinabi? We build our life on Jesus, kasi si Jesus yung foundation natin. Ngayon, sinabi dito na, although lahat tayo mga Kristiyano ay nag-build on Jesus, isang foundation tayo, but the material that we use ay magkakaiba. Ano yung una daw? Gold, silver, and precious stone. Basahin po natin sa sunod na slides po natin. Sige po, sunod na po. Sunod. Yan. Yung unang group natin ay wood, hay, and straw. Di ba kahoy? Alam nyo ba yung straw? Hindi yung straw na plastic ha. Yung sa mga buki rin yan. Wood, hay, and straw. And yung isa naman po ay gold, silver, and precious stone. Sabi, lahat ng Kristiyano ay isang pundasyon, isang tinatayuan natin. When you receive Jesus, your foundation of your life is Jesus. Amen po ba? Ngayon, ang question ko is, what material did you use in building your life? Una, yung isa daw, wood, hay, and straw, ang wood, hay, and straw ay big quantity. Di ba? Mga puno, mga kahoy. Di ba? Marami yan kahit saan ka pumunta. Samantalang yung gold, silver, and precious stone is very small in quantity. Pangalawa, yung wood, hay, and straw is very cheap. On the other hand, ang gold, silver, and precious stone ay expensive. Yung isa ay very common and the other one is very rare. And last one is burned by fire. And the other one is purified by fire. Hallelujah. I hope na mabuksan yung isip ng bawat isa sa gusto kong ibahagi because the Lord is about to free you. Alam niyo po, before, malaki kasi akong mangarap eh. Lagi kang meron ako ng paboritong sinasabi lagi sa sarili ko na kapag hindi ka natatakot sa para sa pangarap mo, hindi yung pangarap mo hindi masyadong malaki. Yun lagi. Ibig sabihin po, I am a big dreamer. Gusto ko ng ganito. Gusto ko yung malaking ganito. Gusto ko yung ganito ang aking ganito. Sa madaling yung sabi po, I have a lot of dreams. And all those dreams, nung ako hindi pa po Kristiyano, pinagtatrabuhan ko yun. Aral ako ng aral. Ako po ay gumagawa ng paraan para maabot yung mga pangarap ko. And just like me, alam ko na bawat isa ay meron ding mga pangarap at meron tayong mga binibuild, bahay, pamilya, pangarap, diba? Ministry. The question is, anong material yung gamit mo to build that life? The question is, hindi gaano kalaki yung resulta ng isang bagay or kung gaano ka-successful yung isang bagay. What I'm asking is, ano yung material na ginagamit mo? Ano pong ibig sabihin dito? When you build your life to Jesus, it is like gold, silver, and precious stone. When it is filled with prayer, alam niyo po, sa mundo, ito po yung lagi narinig ko to sa mga Kristiyano, sa ibang mga tao na kapag kay Jesus, hindi magiging maayos ang buhay. Pag wala ka kay Jesus, hindi magiging maayos ang buhay mo dito sa mundo. Which is, for me, is not true. Ang isang tao, kaya niyang paayusin ang buhay niya kahit wala yung presensya ng Panginoon. Naniniwala ba kayo? Di ba nakikita naman natin yung iba, yung mayaman talaga sila kahit wala silang Kristo sa buhay. Pero the question is, does it
stand the test of time. Napupurified ba siya pagdating na ng issues, pagdating ng mga problema? Napapalakas po ba sila? Yung mga taong walang, yung material na ginamit nila upang mabuild yung buhay nila ay wala kay Jesus. Yung mga artista na nagkakaroon ng mga issue or nakaka-canceled sa Twitter o kaya ay kung ano nung mga nangyayari sa buhay nila, nagkakaroon ba sila ng kagalakan? Di ba hindi? Pero when a Christian is building his life with Jesus na parang gold, silver, and precious stone, kapag lalo siyang inuusig, when he is condemned, when he is persecuted, mas lalo siyang nagpupuri sa Panginoon. Amen. Alam niyo po si Pablo, habang nagbabahagi sila, even the disciples, pag dumadating sila sa trials, dun sila lalo silang nagpupuri sa Panginoon. Unlike kapag yung material mo, kahit sa ministry, kapag yung material mo sa pagbubuo ng ministry ay puro trabaho, disiplina, magandang team, magandang music, magandang camera, magandang mga worship team, yan. Di ba? Yung iba, dun din na ginagamit. And alam niyo po, I applaud yung mga churches na malalaki. I applaud them na nagagamit yung buhay nila sa Panginoon. And ito po yung sasabihin ko sa inyo. Now, you can build your ministry, your life, your dreams sa pamamagitan ng hard work, ng discipline, ng lakas ng loob. Pero iba yung tao na ang pangarap niya ay binild niya, yung ministry ay binild niya, yung buhay niya ay binild niya sa pamamagitan ng prayer and spending time with the Lord. Amen. 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 Palakpakan po natin ang ating Panginoon. The difference is, sabi doon, sa mundo maraming mga talagang trabaho ng trabaho. That is very common. Pero yung mga taong they pray and they kneel down to the Lord, that is very rare. Maraming mga taong gawa ng gawa, that is very cheap. The one who spend more time in prayer, that is very expensive. Yung mga taong trabaho ng trabaho at gawa ng gawa sa sarili nilang disiplina, sa sarili nilang hard work, sabi doon, it will be burned by fire. Pero those who spend time with God, those who spend time with the Holy Spirit, those who spend time in their day para manalangin at isik ang mukha ng ating Panginoon, they are purified by fire. Sabi nga, tulad ng isang ginto, naniniwala ko ng bawat isang Kristiyano na narito ay mga ginto. Na kapag ang isang ginto ay nadadaan sa apoy, they are purified. Nalalaman kung sino ang tunay. Mas nakikita yung pagiging totoo ng bawat Kristiyano. Basahin po natin sa sumunod na verse. Yung sumunod po, yan. Panalo. Yan, sabi po dito na pagdating sa eternity, it is not about how things get big. O kung gaano naging kalaki yung isang bagay. Naging best in ano ka ba? Naging successful ka ba sa buhay? Pag ikaw ay nawala dito sa mundo, hindi ka tatanungin ng Panginoon kung ang grade mo ba ay 97 pababa? With honors ka ba? Or tatlo ba kotse mo? Ay, hindi pwede dito ang tatlong kotse. Dapat apat. Hindi naman tatanungin ng Lord sabi sa Biblia na the eyes of Jesus is like fire and He will burn kung ano yung material that is not built with Him. Amen. That's why I'm asking you. This is a revelation from the Lord. I want everyone na maunawaan yung sinasabi ko na we can work para dito sa mga bagay dito sa mundo. But alamin natin, ano ba yung material na ginagamit ko? Is it built with the Word of God? Is it built with prayer? Alam niyo po, lahat to, kahit sa business natin, sa pagpapalaki ng mga anak natin, alam niyo po, you can do more when God is your source and God is your material. Amen. Ito ang sasabihin ko, hindi pwedeng maging effective na magulang ang isang magulang kung hindi niya yung pinalalapit sa Panginoon. Mabigat po yun. Pero that is the truth. Na yung mga magulang natin, yung mga nanay natin, palapitin natin sila sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Hallelujah. Yan, basahin po natin yun sa sunod na slide po natin. Yan. Ngayon po, I want to share three principles
to make our secret place enjoyable. At pag sinasabi ko pong secret place, it's synonymous sa pagdi-devotion natin, in our quiet time with God, our devotion, our prayer time with God, our alone time with God, our quiet place. Marami mga pangalan yan eh. Iba-ibang mga different-different sa kanila. Yung aking quiet time with the Lord, quiet place with the Lord. Alam niyo po, nalala ko noon, nung unang-unang best, naging kumbaga nabuksan yung isip ko dito sa bagay na to. Kasi parang lagi nila, di ba, iwan ko, narinig niyo lagi na mag-quiet time ka kay Lord or mag-devotion ka. Pero noon, nung bago pa lang ako, nasa isip ko noon, ano nga ba yun? Ano ba yung devotion na yun? Kasi dati, naalala ko noon, pag nagde-devotion ako, ganito po ang ginagawa ko. Kumuha ka ng Bible, tapos binubuksan ko. Ito ang aking babasahin. Pero pagka hindi maganda, lilipat ko ulit. Ganun po ako, parang, bahala na! Ay, sinabi, nagpakamatay si Judas. Hindi ito para sa akin. Sabi, mahalin mo ang iyong kapatid! Mahalin mo ang iyong kaaway! Ay, baka para sa kanya to. Hindi ito para sa akin. Para sa kala ko dati, ganun siya. Kala ko, ganun ang pagbabasa ng Biblia. Kaya noon, basta para po akong, alam niyo yung taong ignorante dun sa isang bagay na wala, hindi niya alam. Nalala ko na nung nag-OJT kami dito. Kapag ang isang tao, hindi niya masyadong alam yung isang bagay, parang makikita, mahahalata akong sa kanya eh, na, ano yung ginagawa nun? Parang ganun yung naramdaman ko noon. And ganun yung nararamdaman ko before when I start to seek the face of the Lord. Nagkaroon sa akin ng fire sa heart ko na, gusto kong maka-fellowship si Lord. Kasi lagi naririnig na ang pagiging Kristiyano is not about religion, it is about relationship. Sabi ko, gusto ko ng ganong relationship. And I remember very, very clearly na nandun ako noon. Ang alam ko lang nung kanta, dalawa lang. Supernatural tsaka In Jesus' Name. Imagine, kasi yun ang pamilya dun sa tanan. Ganun po ako. And I am crying to the Lord. Nalala ko noon, sabi ko sa Panginoon, Lord, pray ako ng pray. Talagang, oh Lord, sakit na ng ganito ko. Super sakit na ng ganito ko. Kasi gusto ko talagang ma-meet si Lord. Lord, gusto ko itong ma-meet. Gusto ko itong ma-experience. Lord, ba't hindi ako maiyak? Sabi ko, gusto ko Lord, maiyak ako. Hindi ako maiyak. Tapos nalala ko noon, sinabi ko ba noon, narinig ko ito sa isang preacher, tapos parang naano ako na, pangagaya nga. Sabi ko, Lord, hindi ako aalis dito hanggat hindi kita na-meet yung presence mo. Lumipas na 120 minutes, sumakit na ang ulo ko. Ako yung na-board na. Hindi ko po na ano. Wala pang, sa mataling sabi po, ay wala pang nangyari. Parang, na ano lang ba ako? Na, parang na bigatan lang. Ay, parang baka hindi ako mahal ni Lord. Baka wala siyang time sa akin ngayon. Yun yung nasa isip ko na, nung bago akong nagsasabi. Isang po siya nasabi ko, dati po ha, baka inaisip niya, ganun pa din ako. Pero yun, that is how my life, nung nagsisimula ako na, ganun, Lord! Gusto na kitang mamit, Lord. Di ako alis dito hanggang di kita namimit. That is my life. Pero, ngayon, I want to share na bilang, para hindi nyo na maranasan ko, na yung naranasan ko. I have to beg God, I want to share 3 principles on how to enjoy your quiet time with God. Are you ready for the Word of God today? Are you ready na ma-enjoy yung presence ng Lord? Palakpakan po natin ang Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Alam nyo po, maraming mga tao hindi nagpe-pray kasi hindi na na-enjoy eh. Totoo. Kung talagang na-enjoy mo mag-pray, you will pray every day. Iyon yung sasabihin ko sa inyo. If you enjoy prayer, you will pray every day. Whatever you enjoy, you continue on doing it. Whatever you endure, you will quit. Totoo po yan. Di ba ayaw mong gawin yung isang bagay, but may tutuloy. Di ba yung iba mga tao, kaya punta sa mga saya, wala lang, saya. Bukas pupunta ulit ako. Pag kayo iba, nagiinuman sila, kaya paulit-ulit nilang ginagawa kasi na-enjoy nila. Yung iba naman, kaya hindi nila ginagawa yung isang bagay. Kunwari sinabi na, tayo mag-hiking. Ay, ayaw mo ng mga hiking-hiking. So tingin mo ba yung taong ayaw may mag-hiking kapag naranasan niya? Tapos na parang sumakit lang yung tuhod niya, sumakit lang yung ano niya. So tingin niyo babalik siya doon? Hindi, di ba? The same way, I want every one of us to enjoy and not endure the presence of the Lord. The quiet time with God. That is my prayer today. Nabubuksan yung puso at yung isip ng bawat isa to really enjoy our quiet time with God. So yung si Maria ay nakaupo sa paanan ng Lord at nakikinig ng salita niya. So tingin niyo na-enjoy niya yung presence ni God doon? He's enjoying the presence of God. And unang-una, gusto ko nang sabihin po yung unang-unang spoiler. Kahit anong disiplina mo, hindi mo magagawang enjoy ng presence ng Panginoon. I tried.
I tried and I tried and I tried with my own discipline na talagang disiplinahin yung sarili ko na bukas, pagka-uwi ko, blessed na blessed ako tuwing Sunday. Pagka-uwi ko, magbabasa na talaga ako pagka-upo ko. No? Pag-ganyan na. Bukas na lang pala ang start. Tawin ka, bukas na lang ang start. Okay, pagkatingin mo, sasabihin ko mamayang ano, mamayang 8. Pag-cellphone ako ng cellphone, ay 8:05 na. Start ako ng 9. Alam niyo po, I tried with all my life. I tried with all my might and with all my disciplines. Lahat ng discipline ang meron ako kahit kaunti, I tried na isikang Panginoon. Pero I'm telling you, this discipline won't help you para ma-enjoy yung presence ng Panginoon. This is the three principles na natutunan ko. Una po, yan. Una, sabi dito sa Matthew 6:6, basahin po natin. 1, 2, 3, when you pray. But when you pray, 1, 2, 3, go! Amen. Hallelujah. The first thing that you need to do, sinabi dito, but when you pray, go into your room, close the door. Ibig sabihin, ba talagang dapat may door? Paano yung kwarto namin walang door? When I say the door, I'm talking about the distraction. You can enjoy the presence of the Lord if you have no distraction. Alam niyo, dati, na ano ko yung laging sinasabi ng pastor, hindi, ang Bible naman ay nasa cellphone, okay, nasa ano, wala naman yan. That is the truth. The Word of God is wala, hindi yan yung sa material na ginagamit natin. Pero, my advice to you is when you read the Bible, set aside the distraction. Set aside the distraction. Alam niyo po, sa mga mag-jowa, di ba, isipin niyo kung mag-jowa kayo, nagpe-fellowship kayo, nagbabanding-banding kayo, kasi isa cellphone ang cellphone. Di ba sasabihin ng babae, mag-chat-chat pa yon, na hindi ka nakatulad ng dati. Hindi mo na ako love. Yan. Di ba ganun? Kahit sa mag-asawa, di ba? Isipin mo magde-date kayo, cellphone ng cellphone yung kasama mo. Sa tingin mo ba may enjoy niya yon? The same way, I want the first thing that you need to do to enjoy your quiet time with the Lord is to set aside the distraction. Ibig sabihin niyan ay, bukod din sa physical distraction na panood yung sa mga TV, sa cellphone, and all your... meron pa pong mga distraction din sa isip natin. Yung mga problema mo, set aside mo muna yan. Di ba iba kasi, when they go to Jesus, bit nila lahat ng problema nila. Lord, ganito. That is good. Bigay mo yun sa Lord. Pero ang gusto ko pong yan sa inyo, you can come to God, iwan mo muna yung mga... your burdens, bitaw mo muna yung mga burdens mo and come to God. Close the door. And for the true intimacy ay nagsisimula, the true intimacy starts during closed door. Di ba sa mga mag-asawa, mas nagiging close sila yung mga nangyayari sa gabi, yung mga nangyayaring intimacy sa gabi, mas nagiging ano sila kapag nakasarado ang pinto. Di ba? Totoo po yun. That is the truth na mas nagiging intimate sila kapag sila lang dalawa. The same way, God, gusto ni Lord na masolo ka. Amen. I want everyone na mag-set kayo ng time nyo talaga na, Lord, I want to meet you ng ganitong araw. Wala akong ibang iisipin. Hindi ako magdadala ng cellphone ko. Hindi ako magdadala ng any distraction when I meet you. Amen. And sinabi dito na sometimes, yung mga distraction natin, it can be yung mga magandang bagay. Minsan nga, nalala ko noon, talagang binago ng Lord yung puso ko about dito na, dahil nalala ko noon, lagi akong sinasama ni Pastor Walter kung saan napunta kami ng gumaka, ng iba-ibang mga lugar, malalayo. Tapos lagi kong magka-quiet time na ako sa Lord, iniisip ko noon dati, galing na naman ako ng church, magka-quiet time pa. Diba, parang iniisip ko noon, lahat naman yan sa Lord. Galing naman ako na simba, ba't magka-quiet time pa? That is very different. Your ministry and your quiet time with that God is different. Amen. Isipin mo, may ka-relasyon ka, tapos groupings kayo. Gusto niyo ba yun? Makikipag-relationship ka kay God, pero pito kayo. Yun, gano'n. 35. 35 kayong magkakajowa. Gusto niyo ba yung gano'ng klase ng relationship? Gusto ng Lord na masaulo ka niya. Gusto ng Lord na magkaroon kayo ng ikaw at ang Lord at ang ikaw. Kaya nga, I want everyone, na yun yung unang mana natin, you need to
close the door. Alam niyo po, one example, pinakamagandang example when it comes to prayer and alone time with God, eh walang iba kundi si Jesus. If, sabi nga, the will of God is Jesus. If there is someone na mas nakakaalam ng kalooban ng Panginoon, walang iba kundi si Jesus. Sabi, Jesus knows the will of God because Jesus is the will of God. Pero anong ginagawa pa rin ni Jesus? Jesus prays. Nagpe-pray pa rin si Jesus, ay anak siya ng Diyos, ay ikaw pa. Hindi, totoo. If there is someone na may, sinong dito mas higit pa kaysa kay Jesus? Huwag na mag-pray. Pwede nang lumabas. Yung may higit pa kay Jesus. Di ba wala naman si Jesus nga na anak ng Diyos, na siya ang kalooban ng Diyos, na siya ang nakakaalam ng kalooban ng Diyos, nagpe-pray siya, how much more ikaw? When Jesus pray, nagpe-pray siya tuwing umaga, nagpe-pray siya tuwing gabi, because during umaga, saka gabi, madaling araw, and sa gabi, walang nakakaabala sa kanya. There is no distraction. The door is closed. And alam niyo po, this is one of na tutuwa akong mensahe sa Biblia na nung si Jesus ay nagpapagaling, nung si Jesus ay nagpapalaya, nung si Jesus ay nagagamit sa ministry niya, nung si Jesus ay nagagawa niya lahat ng mga miracles, turn water into wine, pinakain ng 5,000, nung ginagawa niya yung mga bagay na yon, nung tinatanong siya ng mga disciple, tinanong ba siya ng mga disciple na, paano ba kasi gawing alak yung tubig namin? Hindi naman nila tinanong nun eh. Hindi naman tinanong ng mga disciple na paano ko ba ito pagagalingin? During that time, hindi nila tinatanong. What they ask is, Lord, paano ba manalangin? Amen. Amen. When they ask God, hindi natin natanong, Lord, paano magpagaling? Lord, paano magpaawit? Lord, paano mag-cameraman? Lord, paano mag-ano? The first thing that you need to ask is, Lord, paano ba manalangin? Lord, paano ba mag-pray? And, yung mga nagsasabi na hindi ko na magkailangan mag-pray kasi mahal naman ako ng Lord. Delusional po yung mga taong ganon. Because you need prayer. Sabihin mo sa katabi mo, you need prayer. Kasi, if Jesus pray, then I should. Kung nag-pray si Jesus, dapat ako din. Amen? And, one thing, this is an encouragement, na when you pray, because Jesus is a good example of someone who prays a lot, that when you pray, you are being transformed into the likeness of God. Palakpakan po natin ang ating Diyos. When you pray, you are being transformed into the likeness of God. You are already the likeness of God. But you are being transformed and renewed sa isip mo na you are becoming more like Jesus. Sabi mo sa katabi mo, you are becoming more like Jesus. Di ba pag nagpe-pray ka, mas nagiging kawig ka ni Jesus. Mas nagiging kaano niya yung glory mo. Alam niyo po si Moises, alam niyo, this is a story from the Bible. Si Moises, pinakyat siya ng Lord sa mountain. Sinabi sa kanya, sobrang time na ni-spend niya kay Yahweh dun sa mountain, yung mukha niya talaga nagliliwanag. Literal. When you pray, you are being transformed into the likeness of Jesus. Ngayon, pabasahin po natin yun sa pangalawa. Sabi doon, pangalawa, basahin po natin. 1, 2, 3, go! Amen. Ito po yung pangalawa na hindi ko po natutunan dati. Don't go to secret place to find God. Pwede balikan natin yung verse kanina. Dun sa... Yan. Sabi dito, close the door. Tapos na tayo sa close the door. Sabi, and pray to your Father who is unseen. Sa ibang version, who is in private. Who is in the secret place. Ito yung katotohanan na gusto kong sabihin sa inyo. That when you pray, God is already there. That when you pray, God is already there. Hindi mo na kailangan. Hindi mo pala kailangan huwag makaawa. Hindi mo kailangan pala ikunot yung noo mo ng 20 minutes para malaman mo na nandun ang presence ng Lord. Kasi whether you feel it or not, when you pray, God is there. Hallelujah. Natutuwa ba kayo na when you pray, sabi doon, your Father who is unseen, na hindi mo na nakikita, yung hindi mo na, who is in secret, is in there.
na pagkapasok mo, hindi mo na kailangan magpakaawat, magpinitensya at magpako at maggawin ng kung ano-ano. Because when you pray, ito yung gusto kong sabihin sa inyo. Every time that you have a desire to pray, that is an invitation from the Lord. Every time na nagkakaroon kayo ng desire to pray, that is an invitation of the Lord. And this is what I want to tell you. Do not decline the invitation of the Lord. Ano ba nararamdaman nyo? Kunwari may invite kayo sa birthday nyo, punta kayo sa birthday ko. Tapos in-invite nyo, tapos hindi pumunta. Anong nararamdaman nyo? Ay, buti na lang. Hindi ba mabawasan ang handa? Hindi, pero, alam nyo ba, this is the truth. No one can desire to pray on their own. Walang taong kayang mag-desire ng mag-pray ng sarili niya? Wala. Pakita niya sa akin kung sino. Wala kasi sabi, ang laman ay hindi pwedeng mag-desire ng nasa espiritu. At ang bagay na nasa espiritu, hindi pwedeng mag-desire ng bagay sa laman. And kaya, ang pag-pray is a spiritual activity. Pwede bang i-desire ng laman natin na yung laman mo sasabihin, parang gusto ko mag-pray. That's why, when you have that urge, nagkakaroon ka ng desire na, Lord, pag uuwi ko, gusto ko na mag-pray, that is the invitation of the Lord. The Lord is inviting you, come to the door, come to the room, and pray. Because I am there. Pag in-invite nyo ba yung isang tao, huy, meet tayo sa patio. Ikaw lang. Diba? When God is inviting you, He's already there. God is waiting for you. And, yung gusto ko na mapalaya kayo, na hindi nyo na kailangang magbeg na sumakit na lang ang ulo nyo. Lord, nandiyan ka ba? Naalala ko pa nung dati, kung nandiyan ka talaga, sabi ko, nagpe-pray ako, kung nandiyan ka talaga, kung narinig mo talaga ako, medyo giniguilty ko siya. Kung nandiyan ka talaga at mahal mo talaga ako, pag hindi kita naramdaman, hindi mo ako love. Sabi ko, hindi pala ganon. Because that is the second principle. You don't go to the secret place to look for God. Go there to be with Him. Hindi ka pupunta dun para hanapin si Lord. Pupunta ka dun para to be with Him. Alam niyo po, si Moises, when, nandun ba yung verse na yun? Pwede tingnan nga natin kung nalagay ko. Yan! Sabi dito, basahin po natin sabay-sabay. 1, 2, 3, go. On the mountain and be there. And I will give you the tablet of the stone and the law of commandment which I have written that you may teach them. Unang-una, when the Lord said na pumunta ka sa mountain, that is an invitation. Just like what I said, di ba? Pag sinabi ng Panginoon na umakyat ka, noted you be. Yan. Sinabi ng Panginoon na when you go there, that is an invitation of the Lord. Yung gusto ko sabihin that God is inviting you. Pangalawa, ito. When God do the invitation, ikaw naman yung pupunta. Amen. Si Lord na nga nag-invite, si Lord ba ang pupunta? It is for God to invite you. It is for God to nabigyan ka ng desire to pray, but it is on you to act on it. Nasa Lord ang pag-i-invite sa'yo na, anak, gusto kitang makita. Ang Lord ang magbibigay sa'yo ng desire na, Lord, na anak, mag-pray ka naman. Meron niyang ano sa heart mo na, parang gusto ko mag-pray. That is the Lord. Pero yung pag-pray, to be there, that's on you. Ikaw dapat yun. Ang si Lord na lahat. Di ba? Kaya nga sinabi doon, ang sinabi doon ni Jesus sa kanya, come up to the mountain and be there. Sumunod ba dito si Moises? Oo. Alam niyo, sobrang amazing ng story na to. Because when God, sinabi din sa sumunod ng mga verses dito na God spoke to Moses after 7 days. Ibig sabihin, umakyat siya dun sa ano, sa mountain, hindi muna nagsalita si Jesus because ganun kagrabe yung presensya ng Panginoon na nag-envelope talaga siya. 7 days nakikipag-fellowship si Moses dun. Kaya ganun na lang pagbabangan niya sa inyo, si kinaikwento ko kanina na nagliliwanag talaga yung mukha ni Moses. Kasi hindi mo na kailangang, alam mo, magpakahirap, the only thing that you need to do is be there. Nakikipag-vibe lang siya kay Jesus doon sa mountain. Lord, ang sarap ng presence mo. Lord, ang sarap ng presensya mo. Lord, ang sarap ng kasama ka. 7 days. Alam niyo po, habang si Moses, habang nandun siya sa taas,
nakikipag-fellowship kay Jesus, alam niyo po ang ginagawa ng mga tao dun sa baba, ng mga Israelita? Wala, nagbibuild na sila dun ng mga gintong baka. Wala, ito na ang ating God! Ito na! Alam niyo po, si Moses, pwede niyang isipin yun eh. Pwede siyang mag-worry sa mga yun. O baka po, Lord, bilisan mo na ang ating pagka-quiet time. 7 days na ako na dito. Pwede naman siyang mag-ganun, di ba? Kasi may maghihintay sa kanya sa babae. Actually, kaya din yung mga nandun sa Israelita, yung mga Israelita, inaano sila. Kasi ang tagal ni Moses. Ang tagal. Ba't sila ba? Nag-ano sila? Bakit si Moses lang kinakausap? Yun yung good news sa atin. Na hindi na natin kailangan ng isang Moses para pumunta para sa bundok at siya makipag-fellowship sa Lord. Ngayon, kahit ikaw, ikaw mismo, you can have a fellowship with God. Amen. You can have a fellowship with God. Hindi mo na kailangan mag-ano ng representative. Oh, you'll be makipag-fellowship ka. Tanda sabihin mo sa akin ang sasabihin ni Lord. That is the gift of God. Kasi sa Old Covenant, hindi pwedeng ganun. Meron lang pinakang pare na nag-ano sa kanila. But now, in the new covenant, you were given the opportunity, the right, and the privilege to walk and to speak and to pray directly to Jesus. Amen. And yun nga nangyari kay Moses, he can worry na baka magpalit na ng mga religion yung mga yun. And they did. Baka mag-ano na sila. Hindi yun ang inisip ni Moses. I will spend time with God. And when I come down to that, pag bumaba ako sa mountain, I have the glory of God in me. Ngayon, that is what I want to tell you na limutan mo muna yung mga Israelita sa baba, yung mga problema mo, kalimutan mo muna, spend time with God. And this is the truth, na you can do more in the presence of the Holy Spirit kaysa magagawa mo nang wala siya. This is the revelation of the Lord to me na you can do more with the little time that you spend time with God more than sa buong buhay na meron ka na wala siya. This is the time that you have with God, mas malaki ang kaya yung gawin kaysa sa buhay mo na wala si Jesus. If you want to be an effective leader, if you want to be an effective worshiper, if you want to be an effective mother, father, asawa, begin to seek the face of the Lord. Begin to seek the face of the Lord. I'm telling you, you will earn more in your business if you start to seek God first. Hindi ako nagsasabi nito kasi wala naman akong ano dyan eh. Wala ako dyan. Kasi kung sa sarili ko, hindi ko din naman kaya eh. Hindi ko kayang sabihin to mga ito, pero that is the revelation of the Lord to me. I want you to say to my people that they can do more when I am with them. I want you to tell the congregation that they will accomplish so much more if they spend their time with me. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Pangalawa po, balik na tayo dun sa ano, yan, pair tapos cancel. Pero yan po, sinabi doon, alam niyo po, kagabi habang nagginagawa ko tong mensahe na to, I cried when this word was revealed to me. Sinabi sa akin ng Panginoon na, I love your presence more than you love mine. I love your presence more than you love mine. Mas mahal, di ba lagi natin sinasabi, Lord, mahal yung, I love your presence, Lord. And kung ganun talaga yung heart mo, that is good. Lord, gusto ko talaga yung presence mo. I love your presence. Your presence is over me. Washing over me. Sinking deep. Di ba? We can say, ako po nag-request na sa kanila. Only to be corrected by the Lord na we can desire all of that. Pero itong sinasabi sa akin ng Lord, yung sinasabi mong you love my presence, I love your presence even more. I love your presence even more. The Lord wants to spend time with you more than you want to spend time with God. Kung gusto mo na makipag-spend time with God, mas gusto niya. Mas gusto ng Lord. And, di ba kapag, sino dito yung mga na-in-love na? Yun. Sheesh. Di ba kapag ano? Di ba kapag yung isang tao pupunta pa yun ng malayo para lang makipag-fellowship? Di ba?
kapag malayo yung ano mo, makikipagkita pa kayo para kapag pumunta ka ba doon, mas gusto nung pinuntahan mo or mas gusto mo dahil ikaw yung pumunta. Ganun yung presensya ng Panginoon. He loves your presence more than you love His. Kasi iba nagkakaroon sila ng takot, nagkakaroon sila ng ano na baka hindi ako mahal ng Lord o baka wala siyang paki sa akin kagaya ng naramdaman ko dati. Na hindi niya kasi pinafeel eh, kung pinafeel niya. Pero noon, merong mga doubt, pero I want to share a story from the Bible. Sino may kilala kay Adam and Eve? Medyo low-key lang sila, hindi masyadong kilala. Sino may kilala kay Adam and Eve? Yan. Iwan ka kung familiar kayo, hindi kasi masyado yung nasya-share eh, sa Adam and Eve. Pero when Adam and Eve nagkasala sila, before that, Adam will spend the morning to fellowship with God. Sa umaga, magigising si, magtuwing umaga, nagfe-fellowship. Kasi noon, wala pang mga ano eh. Mga kung ano-ano, syempre, dadalawa lang silang tao noon. Sino pang padadala ni Lord para kay Adam? Kay Adam. Syempre, si Adam na. Noon, nagfe-fellowship si Adam and God directly. Lord, ganito ang nangyari. Pinangalanan ko yung lion na lion. Pinangalanan ko na elephant, yung elephant. Yan, nakikipag-fellowship kila kay Lord. And after that, nangyari nga yung the fall, nagkasala si Adan. And na-imagine kung ano, nakikita sila ng mga angel na, ala, huwag niyo kainin yan. Ala, hindi niyo alam ang ginagawa niyo. Ala. Tapos kinain nga nila yung ano, and they sinned. Pero the goodness of the Lord is this. When they are ashamed and when they are guilty about themselves, kasi minsan kaya natatakot tayong lumapit sa Lord eh, kasi parang, baka ko yung hinuhusgahan ng Lord, baka galit sa akin si Lord dahil ang dami ko na nagawang kasalanan or hindi naman ako marunong mag-pray. And all those doubts about yourself, this is the story from the Bible. Nung nagkasala si Eva, at saka si Adan, the Lord knows, di ba? Alam ng Lord. Pero anong tanong ni Jesus kay Adam? Now when he is seeking Adam, sabi niya, where are you? Where are you? Sabi niya. Hindi tinatanong ng Lord, bakit ka nagkasala? Bakit ka ganito? Bakit ganito? Tinatanong niya na, di ba pwedeng sabihin ni Jesus ni Adam, nagkasala ako? Sabi ni Jesus, ano pa kayo? Pakipag-spend ka ng time sa akin. Kasi, I want you to, ayoko na mag-hide ka sa sin, kundi itago mo yung sin mo sa akin. Sino dito nagpapa-car wash? Lilinisin mo na yung kotse bago magpa-car wash. Di ba hindi? Lilinisin mo muna, ano, para sa karwash ay maganda talaga. Siyempre, kaya ka lumalapit sa Lord because madumi ka nga eh. Kaya ka nga nagpapalinis kasi kailangan mo nga siya eh. Kung kaya mo na palang ayusin ang buhay mo, umuwi ka na. Totoo. All of us are broken. That is the truth. All of us are broken. All of us are sinners. Lahat tayo kaya nga dumating si Jesus eh. Kasi wala naman talaga tayong kakayanan lahat eh. Ang bawat isa sa atin may imperfection. All of us are flawed. All of us are imperfect. All of us are sinners. Bawat isa sa atin ay matigas ang ulo. But that is the grace of the Lord. That despite of all of those, that despite na makasalanan ka, that despite na nakagawa ka ng pagkakamali, that despite na matigas ang ulo mo, that despite na paulit-ulit ka na, ang tigas ng ulo mo, ang kulit-kulit mo, sabing wag nga, the Lord loves you. The Lord loves you. Kaya nga sinasabi ng Lord na don't hide your sin from me. Hide your sin in me. Ibigay mo yung sin mo sa Lord and have that trust and that faith that God will handle all your sins and your imperfections. Naniniwala ba kayo, nagtitiwala ba kayo na kaya niyong ipagkatiwala yung mga pagkakamali niyo sa Lord? Amen. Palakpakan po natin ang ating alam niyo po, ang mga baboy, oy, ang mga baboy, kapag nagdudumi sila, tuwang-tuwa sila. Di ba? Ang mga baboy, pag dinubihan, wala, ang baboy sa tabihan. Di ba mga baboy, ang dudumi ng mga, pagka mga baboy, nag-aano sila, nag-enjoy sila sa dumi. But I want to tell you, hindi ka baboy. Sabi mo sa sarili mo, I am not a baboy. You are a sheep of God. I want everyone to listen. Na hindi ka baboy, that you are a sheep of God. Ang mga sheep, this is the culture of the sheep. Na kapag nagdudumi sila, hindi sila komportable. They have that
conviction in their heart na hindi ako dito, na hindi ako pwede sa dumi. And that is the truth that I want to tell you, na hindi ka baboy, that you are the sheep of the Lord. And the Lord is my shepherd. The Lord is my shepherd. Kapag ang isang sheep madumi siya, come to the shepherd. And magpalinis ka sa shepherd. Amen. Last na po. This is the last one. Para matawa na kayo. Ulitin lang natin yung ating napag-anuhan. Una po, three principles to make our secret place enjoyable. First, close the door. Remove all the distraction. Tanggalin mo lahat ng mga worries mo muna. Ibigay mo muna. Tanggalin mo muna yung lahat and focus to the Lord. The next one is, be there with Him. Just come to the Lord as who you are, kung sino ka, kung ano ka. And lastly, for you to enjoy the presence of God, is to know that there is a benefit in spending time with God. Amen. Sabi dito, God will reward what is hidden. Pwede ibalik ulit natin dun sa verse sa ano, yung kaninang sa third, yung Matthew 6:6. Sabi dito, but when you pray, go to your room, close the door, and pray to your Father who is unseen. Then your Father who sees what is done in secret will reward you. This is the truth. Whatever is hidden in private will be revealed in public. And God will reward what is done in private. Ito po ang sasabihin ko, whether good or bad. Now I want to ask you, what do you do privately? Wala akong pinapatungkulan ha. Baka ano, this is for all of us. This is for all of us and for me. Na what you do in private will be revealed in public. Alam niyo po, lumipas ang mga taon, marami mga tayong mga nakita ng mga celebrity. Na pagkalipas ng ano, ng 5 years, saka palumabas yung kanilang, ay, chismosa pala yan ng dati. Ayun pala yung bully. Okay, tsaka lumalabas yung mga issue nila, ay, siya pala yung ano, mabaho palang hininga niyan sa personal. Hindi, yung mga, yun kahit even politician, even pastors, even the man of God na mga ginagamit, was revealed in public. Hindi ko po kaya tinatakot, this is an encouragement that what is done in private will be revealed in public. Good or bad, kung ano yung tinatago mo in public, in private, will be revealed in public. Hallelujah. Just like what I said, when you pray, you are being transformed into the image of the Lord. When you pray, you are being transformed into the image of the Lord. Actually, hindi naman natin kailangan ng reward eh. Because sabi nga, Jesus is my reward. Jesus is my reward. Diba? Jesus is our reward. Gusto kong tanggalin yun sa puso natin na kaya natin tayo at kaya natin gagawin yun kasi may reward. That is the bonus from the Lord. The reward itself is Jesus. Sabi mo sa tabi mo, the reward itself is Jesus. Amen. That when you pray, there is a personal transformation. That you are being transformed into the image of God. Tinatransform ka ng Lord. Pwede po ba tayong lahat ay tumayo? Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Alam niyo po, this is the reality with prayer. Hindi pwedeng ang isang tao, ang isang Kristiyano ay manalangin at magbunga ng nothing. Amen. Hindi pwede ang isang tao ay manalangin at magbunga ng wala lang. When you pray, something is happening. You are being transformed. Alam niyo po, itong sasabihin ko sa inyo, mabago yung sitwasyon mo. You are praying that your situation will change. Bago magbago yung sitwasyon mo, the Lord will change you first. God will change you first. Kaya nga, when you pray, there is a personal transformation na nangyayari sa atin. We are becoming more like Jesus. Amen. And I want everyone na maging aware. If you notice, there are a lot of Christians na nagfa-fight sila
Puro defense lang ng defense sa gawa ng kaaway. May sakit ka. Tatanggapin mo, ay, shield. Maghihirap ka. That is the work of the devil. Puro salag tayo ng salag. Umatake ka. Sabi mo sa katabi mo, umatake ka. What is the power of the Lord? What is the power of the Lord? It is grace. It is His love para sa atin, di ba? Kaya nga, huwag kayong basta depensa ka lang ng depensa sa kaaway, umatake ka sa kaaway. Alam niyo po, when an eagle fights with a snake, hindi niyo nakikipag-away sa lupa. Nakikipag-away siya sa langit, sa taas. Kasi nandun yung advantage niya eh. The good thing is, we have all the spiritual advantages kasi binigay na sa atin ng Lord eh. Huwag kang lumaban sa kaaway ng kung anong ginagamit niya sa'yo, yun din ang gagawin mo sa kanya. Galit ka, galit yung kaaway, galit din ako sa'yo. Hindi ganon. Makipaglaban kayo in spirit. Fight the enemy in the spirit. Because sinabi ng Panginoon, itong good news po sa pakikipag-fight in our spirit. That the victory is already yours. The victory is already yours. And you are more than conqueror. Amen. Pwede po bang palakpakan natin ang ating Diyos? Hallelujah, Jesus. Your love so deep is washing over me. Your grace is all I seek. You are my everything. Jesus Christ, you are my one desire. Lord, hear my only cry to know you all. Over me, your face is all I see. You are my everything, Jesus Christ. You are my one desire. Lord, hear my only cry to know you. Oh, your love so deep, your love so deep is washing over. Is all I see. You are my everything, Jesus Christ. You are my one desire. Lord, hear my only cry to know you all my life. Your love so deep. Worship Him, worship Him, worship Him. Over me, your face is all I seek. You are my everything.
Jesus Christ, you are my one desire. Lord, hear my only cry to know you all my life. Hallelujah, hallelujah. Let's give the big clap of ring to our good God. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Can we pray? Lord, maraming salamat, Panginoon, sa araw na ito ng pinagkaloob mo. Truly, that your words are powerful and alive in our heart, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. And Lord, hayaan mo, Diyos, sa bawat isa, O God, let them have that desire and that heart to seek your face, O God. Let that invitation of fellowship ay maging alive, Panginoon, sa kanilang mga buhay, O God. Let that fellowship, Panginoon, that invitation be alive in our heart, O God, that you want to spend time with us, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Reveal to us, Panginoon, that only one thing is needed. That only one thing is needed. Tang isa lang ang higit na mahalaga. That there is only one thing na mahalaga, and that is you, O Jesus. To spend more time with you. To be with you. To be with your presence, to overflow in your presence. To have that quiet time with God. What hayaan mo, Panginoon, in building our relationship with you, O God. Teach us to build it with you, O God. To build like gold, silver, and precious stones. Na hindi sa aming disiplina, hindi sa aming pagtatrabaho, hindi sa aming pagpapagal, kundi sa pag-ibig at sa panalangin, sa biyaya mo, O Jesus. I speak for every one of us, O God. Sa lahat ng narito, Panginoon, that they may have that intimate personal relationship with you. The Lord is calling for leaders. The Lord is calling for workers. But a powerful leader and a powerful worshiper, a powerful worker, is the one that prays. Is the one that prays. Nakapagka ang prayer ay naging normal, miracles will be normal. Healing will be normal. That salvation in this place will be normal. Lord, hayaan mo, Panginoon, sa mga kamay na nakataas, O God, sa araw na ito. Those who are raising their hands, O God, ay magamit mo, Panginoon. At makita at masumpungan, Panginoon, ang higit na mahalaga, O God. More than our dreams, more than our family, more than our success, more than our ministry, more than all the things that we need. Na makita ka namin, Panginoon, in all of your glory, O God. Not our problems, not our situation, but you, O Jesus. Thank you for loving us. Thank you for always making a way para maabot kami, Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. We praise you, Lord, O God. We glorify your name, O God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah! Give our God best love of our God. Come on!